pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Abang ng lahat sa paglabas ng Golden Bangus. At ramdam na rin ng ibang bangus ang aming presensya dahil naglulundagan sila sa loob ng tent. Bawat isa sa aming mga kasamahan ay may kanya-kanyang role para sa paghuli ng Golden Bangus. Golden Bangus, kaya nga kami ay medyo nataranta. At ang aming kasama ay unti-unti na pong bumabalik sa pwesto. Mayroon tayong niriti na kwan na styro box na dalawa. 50 by 30. Then, meron tayong nilagay din na plastic, 50 by 30 din na plastic. And same time, nilagyan na natin ng yelo. Para nakahanda na tayo, pag sakaling mahuli na yung van, Golden Bangus, pasok na lang natin kaagad dito.
gamit ang kanilang mga net na may tangkay na kawayan, unti-unti po nilang inuhuli at inaabangan ang paglabas ng Golden Bangus. At parang napakalakas ng pakiramdam na itong Golden Bangus, siya pa'y lumalangoy sa gitna. Samantalang ang kanyang mga kasamahang ibang bangus ay nasa gilid, parang nag-usap-usap ang mga ito at ayaw magpahuli sa amin. Nadyaga pa rin kami naghihintay kahit na ilang beses kaming parang tinetempt na itong Golden Bangus. During harvest, nangyayari talaga yung ganito ang pangyayari. Subalit, yun po yung harvest. Mas maganda kung nagtatalunan yung bangus na ganyan para makatayo sila. Pagdating sa merkado, kahit hapus nilang ganun, walang lumalabas na iting sakya sila. Mas maganda. Pero ito, ito yung worst scenario na masasabi ko dahil nga hindi pa naman harvestable tayo. Tapos ginawa natin yung ganitong panghuli ng Golden Bangus. Dadala pala sila ng kids, no? Opo. Sa kids cages, may mga kukuy palit na feeds para araw-araw pala sila makakain yun. Hirapan yung mga nanguhuli dahil sa ang stocking density kasi ay nasa 30,000. Nababas ka ba? Golden Bangus? Inahanap ko din. Ngayon, ang ginawa, tinaas ko yung neck. Yung bangus natin, may stress ko yun. Talunan. Tingnan niyo, pansinin niyo. Kanina, walang lumalabas ang buntot. E ngayon, marami nang lumalabas ang buntot. Ibig sabihin, stress na po yung buntot natin. Opo. Alert, alive, and kicking nga ang aming mga kasamahan sa paglabas itong Golden Bangus. Muli nga nagpakita ang Golden Bangus at ayun na nga, mutikan pang mahulog ang aming kasama doon sa mismong cage.
Dahil nga sa nasabi ni Sir Rocky, ang ating mga bangus sa loob ng cage ay madaling mabulabog. Ito ay nagkakos ng pagkamatay, kaya naman ang ating grupo ay pansamantala na inihinto ang ating pagkuha sa golden bangus. Makalipas ang ilang oras ng aming paghihintay, napuno ng excitement at pag-aabang sa golden bangus, napansin namin na dumarami ang casualties na iba pang bangus na nasa cages. Naging mailap ang golden bangus para sa amin sa araw na ito. Kaya naman, napilitan ng aming grupo na ihinto muna ang aming paghuli sa golden bangus. Sawi man kami ngayong araw, alam namin na darating ang panahon na makukuha ang golden bangus at abangan niyo po yan dahil yan ay tututukan po natin. Babalik po ang aming grupo sa lugar na ito dito sa The Mortis, La Union para hulihin at isama sa research center ng BFAR ang golden bangus. Gaya ng aming pangako, bumalik po kami sa The Mortis, La Union para sa Golden Bangus. Sa muli namin pagbabalik, nilayag na nga ang lambat para sa paghuli ng golden bangus at tumating na rin sila Kasendo at Doc Wesley sa cage kung nasaan ang golden bangus. Unti-unting inipon ang mga bangus sa gilid ng cage. Handa na at umaasa ang lahat. Sa pagkakataon na ito ay makikita at mauhuli na rin ang golden bangus. Dahil sa pasikip ng pasikip ang lambat, nagtalo na ng mga bangus sa loob. Senyalis daw ito na nai-stress ang mga bangus.
nakalipas nga ang ilang oras, pumalma na ang mga bangus at ngayon naman ay ginagamit ng ating mga kasama ang bilog na net para salukin ng mga bangus at ilipat ito sa fishing boat. Pagod at malapit nang mawala ng pag-asa ang ating mga kasamahan nang muling magpakita ang Golden Bangus. At sa wakas, nahuli na nga ang Golden Bangus. Ang Golden Bangus na nahuli ay may timbang na 700 grams. Ayon nga kay Doc Wesley, ang Golden Bangus, ang kanyang ulo, kasang at pintot ay deviation from the Silver Bangus at maaaring dahil sa albinism or abnormality kaya ito nagkaroon ng kakaibang kulay. Sabi naman na nakakaraming matatanda, ang Golden Bangus daw ay may dalang swerte sa mga tao makakita o sa lugar na pinagkunan nito. Ang Golden Bangus na ating nahuli ay sasama sa 3-year-old fish na ngayon ay nasa pangangalaga ng BFAR Research Center. According kay Doc Wesley, hindi pa masabi kung paari silang mag-reproduce dahil hindi pa malaman kung babae o lalaki ang ating nahuling bangus. Para masiguro na maayos ang kalagayan ng Golden Bangus, nilagay ito sa styrobox na may tubig at nilagyan ng oxygen. Matagal man ang aming paghihintay at mahirap man ang proseso sa paghuli ng Golden Bangus, ay sulit naman lalo na pag iyong nakita ang kakaibang kulay at ganda nito. According din kay Doc Wesley, they are hoping na magkaroon ng breed dahil nga rare ang Golden Bangus. Pero ang ating nakuhang Golden Bangus ay hindi pa po umaabot sa hustong edad. Kaya nga, we're still looking forward kung ano ang magaganap sa kanilang pagsasama.
Bakit po natin na isip na ibigay po ito sa BFAR Dagupan? Naisipan namin ibigay sa BFAR Dagupan para ma-propagate nila kasi napansin ko sila yung may expertise sa breeding and yun, sana maparami nila at mapaporsahan natin as well as palang araw tayo rin ang pagbibigyan nila ng benchimic. Ito so far, ano, sa isang cages, mga 30,000, no? Dalawa lang na kuha na golden bangus, talagang real pala ito. Opo, yung isa, bali sa dalawa po na yon, bali yung isa doon, namatay na. Yung isa, ito, buhay, yun yung nire-recover natin. So, medyo rare nga talaga sa dalawa. Okay, okay. Paano, boy, maraming salamat. Okay. Thank you po. Thank you po. Natin yung pagkuha po natin ng golden bangus para po ibigay sa BFAR Dagupan. Kasi, kamusta experience mo? Oo, oh, talagang iba, no? At least, napuntahan natin itong area and nakita natin yung actual, no? Pag-transfer. And ito is, ano, out of, imagine, 80,000. At least, to the future, yan, maparami natin ito, maganda yun. Opo. Kaya nga po sa ating mga manonood, ito'y parang kami naka-live ni Kasendo ngayon. No? Abangan niyo po ang aming ibang episode. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Uy, tayo na mga kababayan. Agri Ako Dyan.